mga kalinyans. Nako, talaga namang sobrang napakainit ng balita. Kila Tito Vic and Joey, Maine Mendoza at sa lahat ng The Barkads. Dahil alam nyo ba na si Karen Eistrup ay isa pala sa, kung di tayo nagkakamali, ayon ito sa nasagap natin balita, na siya ay talent or nakapirma sa Tape Incorporated. At meron siyang 1 million na contract doon. Kaya naman, marami daw ang nang-bash dito kay Karen kasi doon sa resignation letter na ipinasa nila Riza May, Jowa Pau, Ryan Agoncillo at Alan Kay doon sa Tape Incorporated matapos ngang mag-resign sila Tito Vic and Joey, sumunod na nga ang lahat ng host, ay hindi nga nakapirma doon si Karen Eistrup. Sa kadahilan ng itong si Karen ay nakapirma nga ng 1 million contract sa Tape. So, hindi siya pwedeng sumama sa Tito Vic and Joey and sa The Barkads. May iwan itong si Karen. Kaya naman itong si Maine Mendoza ay to the rescue at ang kanyang kuya Jose. Agad-agad ay kinausap daw nila Maine Mendoza at itong si Jose, sila Tito Vic and Joey, para pakiusapan na isama nga itong si Karen. At doon, nalaman nila Maine Mendoza at ni Jose na before pa nila naisip ito, ay naisip na nila Tito Vic and Joey na isama si Karen sa kanilang saan man sila pupunta. Pumayag nga si Karen, kaya naman ang siste ay magbabayad sila Tito Vic and Joey. I know, baka mag-ambag din tong si Maine at si Jose sa 1 million contract na iiwan nitong si Karen Eistrup sa Tape Incorporated. So yun lang naman yun eh. Kung gusto mong umalis, bayaran mo yung kontrata. Kaya nga ang mga halos host ay tatapusin nila yung 2024 sa GMA kasi once na hindi nila tinapos to, para walang kaso, e bayaran mo yung kontrata. E kung sa nasagap natin, parang 2 million a day ang binabayad ng Tape Incorporated sa GMA. Iyan e kung kikita pa ang Eat Bulaga ng katulad ng kinikita before ng Tito Vic and Joey at ng mga host na ayon nga sa ratings ay bumaba daw ito ng 2% dahil ang dating ratings ng Eat Bulaga ay 7%, ngayon nga daw ay 5% na lang at marami ngang umalis na mga sponsor na inaasahan natin na pupunta sa TV5. So yan nga, congratulations kay Karen dahil talagang maraming nagmamahal sa kanya. And for sure, talagang medyo na problema na si Karen dyan noon nang nagbitaw itong sila Tito Vic and Joey na magre-resign na and then the rest of the Barkads nag-resign na. So parang naiwan na lang sa isang madilim na sulok itong si Karen dahil may kontrata siya, kailangan niya magstay sa Tape. So nakakalungkot, naiiwanan siya. Pero yun nga ang ginawa ng The Barkads, hindi siya iniwan, bit siya at kahit 1 million pa yan, babayaran. Wow, talaga namang napakasarap. Maging The Barkads! At yan ang ating Misley Vlog Update. Ano masasayin po dito? Ilagay na ito sa ating comment section. And thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.